morning po. Welcome to Sunshine Family Worship Service. Tayo po ay sama-samang umawit sa ating Panginoon kasama po ang ating pamilya. Ako po inyong sabayan sa awiting ito. Kapatid, sa ating lahat, sa biyaya ng Panginoon, tayo muli magkasama-sama sa ating mga tahanan upang ating Diyos ay ating dakilain, purihin, itaas ang kanyang pangalan sa ating mga buhay. At patuloy po tayo mag-aralan ang kanyang salita. Huwag tayo mapagod, manalangin, magsama-sama at patuloy na dumulog sa Panginoon. Sa ating pong panimula, tayo po ay manalangin, tayo pong lahat ay magsitungo. Aming Diyos Ama, salamat po sa umagang ito. Muli kami ay dumudulog. Patuloy nagpapakumbaba ang aming puso. Kayo po'y aming Diyos na kung saan ay aming lubos na sinasamba. Dinadakilang yung pangalan sa umagang ito, Panginoon. Pakalinisin niyo po ang aming mga puso. At samahan niyo po kami, Panginoon, sa muli naming pagbubulay-bulay, pag-aaralan ng inyong salita. Nawa ang inyong dakilang pangalan ang maihayag, Panginoon. Linisin niyo po kami sa aming mga kasalanan. At ang inyong pong patuloy na pagpupuno ng karunungan mula po sa patnubay ng Banal Espiritu mo ay siya pong kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ihanda niyo po aming mga puso, ang aming tenga sa pakikinig po na inyong salita. Ito po aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen.
So mga kapatid, muli, good morning po sa ating lahat. Tayo po ay maghanda sa ating pakikinig po ng salita ng Panginoon. So ating pong pag-aaralan ang patuloy na libro ng Unang Pedro, chapter 1. So ngayon po ay verse 6 to 7. So last Sunday po ay ating pong pinag-aralan with Pastor Jassy, o Pastor Juriel Jassy Asi, ang salita po ng Panginoon na pinamagatang worthy of praise. Mga kapatid, so tunay po na ang ating Diyos, ang ating po Panginoong Jesus, ikarapat-dapat talaga natin purihin, make Him our priority, ang Diyos sa ating buhay, higit sa lahat. Kaya naman po, napatuloy na alam ko kayo ay lubos na na-bless, na pagpala, at nadakila ang Panginoon natin. At ngayon po ay ating pong ihanda ating sarili sa panibagong arali na ating pong pag-aaralan ngayong umaga. Mula po rin po sa Unang Pedro, chapter 1, hanggang 6 to 7. Ating pong basahin ang salita ng Panginoon. Ito'y dapat ninyong ikagalak, kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto'y nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito ay talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at paparangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. So mga kapatid, ang mensahe po ng Panginoon ngayong umaga ay pinamagatan nating magalak sa panahon ng pagsubok. Magalak sa panahon ng pagsubok. So bakit binibigyan tayo ng Panginoon ng mga pagsubok? O bakit kaya ang Panginoon ay may mga pagsubok na binibigay sa bawat isa sa atin? Kung ating pong titignan at ating pag-aaralan po talaga ang libro, Bible, makikita po natin ang talagang mga katotohanan na kung saan ay makakatulong sa ating lubos na maunawaan na kung bakit ang ating Panginoon ay nagbibigay ng pagsubok sa kanyang mga anak. So sa iba't ibang version, sa English version ng Biblia, ay makikita po natin na ito ay iba't ibang pagkakasalin. Maaaring ito po ay trial, maaaring po ito ay test, or maaaring din po ito ay temptation, yung ibig sabihin po ng pagsubok. So minsan, depende rin po ito sa gamit ng context na kung saan, kung paano gagamitin ng author ang salitang ito. Pero minsan, si Satanas ay ginagamit ito na kung saan ay temptasyon, ang pagsubok. Gaya na po ng Panginoong Hesus kung paano po siya tinukso, paano siya sinubok. Nung po ang Panginoong Hesus ay makatapos na mag-fasting ng 40 days, o sinubok po siya, tinempo siya ni Satanas. So ngayon po, mga kapatid, ay patuloy nating pag-aralan na bakit kaya ang Panginoon ay nagbibigay ng pagsubok sa ating buhay o sa kanyang mga anak. So nawa mga kapatid, kapag dumating po yung mga pagsubok sa atin, nawa tayo po ipatuloy na lumapit sa Panginoon upang tayo manalangin. O huwag po sana tayo maging masama ang loob sa Panginoon kung dumaranas tayong pagsubok. So maaaring pag may mga problema or trials, ay maaari ang iba sa atin ay nag-iisip at nananahimik. Pero ang iba siguro sa atin ay nagko-complain at minsan sinisisi ang Panginoon. Sa panahon ng pagsubok, ay lalong tumitibay ang ating pagtitiwala sa Panginoon, ang ating pag-ibig sa Kanya. O may pagkakataon na baka naman mas lalo pang tayo nagre-rebelde sa Panginoon. Mas lalo kaya tayong tumatanggap o tumatapang o lalo kaya tayong natatakot? Lalo ba tayong mas lumalapit sa Panginoon o mas lalo tayong lumalayo? Naway lalo tayong bigyan ng Panginoon ng kalaguan sa panahon ng pagsubok, paglago espiritual, paglakas ng ating pag-ibig sa Panginoon. So when we are satisfied with God, we will have joy even in the hardest moment of life. Ulitin ko po, when we are satisfied with God, we will have joy even in the hardest moment of life. So ngayon pong umaga, ating pong tingnan ang katotohanan. So bakit ba tayo binibigyan ng Panginoon ng pagsubok? At bakit ba tayo dapat maging magalak o maging masaya
sa panahon ng pagsubok. Una pong katotohanan, dahil ang pagsubok ay pananandalian lamang. Ano po? Mula po sa salita ng Panginoon, ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. So binigyang halaga po ni Apostol Pedro na ang ating mga pagsubok ay panandalian lamang. Maaring isang araw, maaring isang buwan, o maaring dekada ang ating pagsubok na pagdadaanan natin. Pero sabi ng salita ng Panginoon, encouragement, gaya po ni Santiago sa kanyang libro, chapter 1, verses 2 and 3, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga huhulog sa sarisaring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. So, gaya din po ni Apostol Pedro at po ni Santiago, sila po ay nagkakaisa na kung saan ang pagsubok po ay nagiging dahilan upang tayo po ay lumakas sa ating pananampalataya. So, we are called to rejoice through our trials and we can, as we look forward to the salvation that God promises for us. So, meron po tayong pag-asa sa Panginoon. And this kind of hope ay nakusa, ay naglilid po sa atin na tayo po ay maging masaya. Yamang nalalaman ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Ano po? Ang pagsubok po ay dahilan upang tayo po ay patuloy na lumugo sa Panginoon. Kamusta tayo mga kapatid sa harapan ng Panginoon? Kamusta po ating mga pagsubok? Sa panahon ba ito ay patuloy tayong lumalapit sa Panginoon at nagtitiwala sa Kanya? Sabi po sa Roma 8, talatang 18, para sa akin, ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo, na ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin balang araw. So si Apostol Pablo po ay nag-i-encourage sa mga mananampalataya na ito pong ating buhay, na ito ang ating mga problema sa panahon na ito ay saglit lang, ay panandalian lamang. Sabi dito, compare kung ihahambing natin sa kaluwalhati ang mahayag sa atin balang araw. So lagi pong si Apostol Pablo, ang mindset po niya ay in the future. Ano po? Everlasting yung kaluwalhati ang mahayag sa atin balang araw. Ibig sabihin, nandun talaga yung full satisfaction, naroon yung full joy na kung saan ibibigay ng Panginoon sa kanyang mga anak. Mga kapatid, saglit lang ito. So another reason for rejoicing o pagiging nagagalak tayo sa Panginoon is that whatever the situation is, whatever the trial looks like, compared to eternity. So mga kapatid, ikaw ba ay nakakaranas ngayon ng mga pagsubok, ng mga trials or temptations sa buhay mo? So lagi po ni-remind ni Pedro na ito pong ating buhay na ito, na ating pagsubok na ito, ay just for a little while. So ibig sabihin, saglit lang, panandalian lang. Kaya patuloy po tayong magtiwala sa Panginoon, ang buhay po natin ay saglit lang din. Ano po? Lagi po natin tingnan in the future. Sabi nga po, ang bagay na ito na meron tayo ay paraan ng Panginoon upang tayo mas lalong tumingin sa Kanya. At ang pangalawa po, dahil ang pagsubok ay magre-resulta kung dalisay ang ating pananampalataya. Gayun din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito ay talagang tapat. So dahil ang pagsubok ay magre-resulta kung dalisay o dalisayin ang ating pananampalataya. So mga kapatid, ito ay paraan ng Panginoon para makita niya na totoo ba tayo sa ating Panginoon. Ang mga pagsubok na ito ba ay magpapalakas sa atin? The only reason Christian can rejoice in suffering is that we understand that our salvation is real.
Kung totoo po talaga tayong ligtas, ibig sabihin, pagdadaanan, pinagdaraanan natin ang mga pagsubok na ito, pang tayo itumatag sa Panginoon. So, we must accept trials as part of our refining process. Ano po? Nire-refine po tayo ng Panginoon sa proseso ng pagsubok that burns away impurities and prepare us to meet Christ. Ano po? Mga kapatid, kayo ba ay kontento sa buhay nyo ngayon? Napagdaanan na po ba natin ang mga refining process sa buhay Kristiyano? Dumaan ba tayo talaga sa matinding init, matinding pagsubok? Ano po? So, ibig sabihin, parang gold. Ano po? Matutunaw lang. Pero pag lumamig na po, ay gold pa rin. So, sabi ng Panginoon, ganyan din naman ang inyong pananampalataya ay higit na mahalaga kaysa ginto. Ano po? Ang ginto po ay precious. Mahalaga. Mahal. Mamahalin. Pero gusto talaga ng Panginoon yung ating pananampalataya ay masigit kaysa ginto. So, naranasan mo ba ngayon sa buhay mo ang mga kabigatan at mga pagsubok? Meron ka bang pagsubok? Ikaw ba ay sinusubok ng Panginoon? Kamusta ang ating buhay Kristiyano? Siguro mga kapatid, kung hindi natin naranasan ang pagsubok o mga trials sa buhay natin, mag-isip tayo, tayo ba ay anak ng Panginoon? Baka hindi na tayo tinetest ng Panginoon kasi hindi man talaga tayo anak eh. Ang tunay pong anak ng Panginoon ay sinusubok. Pinaparaan niya sa apoy upang ito ay makita kung dalisay ang ating pananampalataya. So, pinaalalahanan tayo po ni Apostol Pedro na ang pagsubok na ito ay panandalian lamang. Saglit lamang po. Ano po? Kaya nga po, ang ating buhay, hindi dapat nating paglaanan talaga ng buong panahon sa mundong ito. Ano po? Ang paglaanan natin ng buhay ay dun sa kabilang buhay, kasama ang Panginoon. That is everlasting. Ano po? Walang katapusan. Sabi po sa Santiago chapter 1, verse 4, at ang inyong inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkakaroon ng sakdal na gawa upang kayo maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. So gusto po ng Panginoon na tayo kompleto. Ano po? Gusto ng Panginoon yung ating mga buhay ay sakdal, full, upang kayo maging sakdal sa ganap na walang anumang kakulangan. Gusto po ng Panginoon na tayo fully tested. Ano po? Paano mong malalaman ng isang sundalo ay talagang matatag sa labanan? Ano po? Ako'y naniniwala na isang sundalo, sa panahon na siya ay tamaan, sa panahon na siya ay mapilayan, maputulan ng paa, pagkatapos nito, alam ko po, ang kanyang puso ay patuloy pa rin handang lumaban. Ano po? Kung ang sundalo ay nasusugatan, siya po ay patuloy na tumatapang. So parang ganun po tayo mga kapatid, ano? Kailangan natin ng pagsubok. Ano po? In Isaiah chapter 48 verses 10 to 11, narito, dinalisay kita, ngunit hindi parang pilak. Pinili kita sa hurno ng kadalamhatian. Dahil din sa akin, aking gagawin niyaon sapagkat bakit lalapas tanganin ang aking pangalan at ang kaluwalhatian ko ay hindi ko ibibigay sa iba. So ganyan po tayo, kamahal ng Panginoon. Ano po? Ang pag-ibig ng Panginoon ay pinapakita sa panahon na tayo ay sinusubok para tayo tumatag. Ano po? Alam niyo po, sa panahon ng pagsubok, alam ng Panginoon na tayo ay lalapit sa Kanya. In the Old Testament, alam po natin ang buhay po ni Abraham, kung paano po siya itinest ng Panginoon. Matindi po ang testing ng Panginoon sa buhay ni Abraham. Ano po? Alam niyo po ang prayer ni Abraham at saka po ni Sarah. Ang gusto lang mangyari nila sa kanilang buhay, magkaroon ng anak. At alam ko po, walang imposible ito sa Panginoon. Pero sinubok ng Panginoon ang pananampalataya po ni Abraham. Nahingin niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ano po? Alam ko po, sa buhay ng mag-asawa, ito ang pinakamahalaga.
Pero darating po tayo sa punto na kung ano ang bagay na pinakamahalaga sa atin, ay doon po tayo itetest ng ating Diyos. Kung paano tayo makita ang ating katapatan sa Panginoon. Pero nakita ng Panginoon, tunay, genuine, dalisay ang pananampalataya po ni Abraham. At ibinigay po ng Panginoon si Isaac. Pero sabi ng Panginoon, bibigyan ko ito ng kapalit. Alam po, mas magiging ang ating buhay ay pagpapalain higit ng Panginoon sa panahon na tayo sinusubok. Ano po? Gaya rin po ni Job, mga kapatid. Ano ko po, alam niyo ang buhay ni Job. Ano po? Mayaman, magaganda ang kanilang mga anak, sagana ang kanilang buhay. Pero alam niyo po, dumating din sa punto talaga siya ay nawala ang kanyang mga ari-arian sa buhay. At itinest siya ng Panginoon. Sabi ni Abraham, ako'y hubad ng iluwal at hubad din akong babalik sa Panginoon. Mga kapatid, ang kahalagahan ng buhay ay hindi lang po sa buhay na ito na temporary lang. At sabi po ng salita ng Panginoon, sa gayon kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Po. Ang sarap po, nung dumating po yung final judgment ng Panginoon na tayo po ay nakapasa. Para pong sa school, may mga pagsusulit, mayroong testing. Ano po? Kung ikaw po ay pasa o hindi. Alam niyo po, ang saya ng araw na ito, naroon po magpaparangal ang Panginoon sa mga anak na patuloy na nagtatapat sa Kanya. Sa mga anak na nakapasa sa mga pagsubok. So, ikaw ba ay dumaranas sa mga pagsubok at mga kabigatan ngayon sa iyong buhay? Pagtiwalaan mo ang Panginoon. Ariin mo itong kalakasan upang lumago ka lalo sa iyong o sa ating relasyon sa Panginoong Jesus. Sa panahon na ito ay mas papakita ng Panginoong Diyos ang tunay niyang biyaya at pag-ibig sa iyo. Ang pagsubok ay panahon ng pagluhod, pananalangin, at pagdepende sa kanyang mga salita at pangako. Mga kapatid, nasulat po ni Pablo sa mga taga iglesia ay pag mawala ng pag-asa, magalak. Ang kagalakan natin ay wala sa bagay na meron tayo sa ating buhay ngayon. Ang kagalakan natin ay wala sa mga material na bagay na meron tayo sa buhay natin ngayon. Ang tunay pong kagalakan ay nasa Panginoon. Mga kapatid, saglit lang ating buhay. Saglit lang ang mga bagay na ito. Ano po? Sabi nga po ni Pablo, hindi natin kaya ikumpara mga meron ang bagay dito sa mundo. Kumpara sa doon sa langit na inihanda ng Diyos para sa kanyang mga anak. Kaya mga kapatid, nawa patuloy po nating mahalin, sundin, ibigin ang pangako ng Panginoon sa ating mga anak. Dahil wala na po ibang mahalaga kundi ang salita ng Panginoon na kung saan nagiging kalakasan natin sa ating pong mga buhay. So tayo po ay tumungo at tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat na sa panahon, Panginoon, na kami po ay may mga pagsubok sa aming buhay, kami po ay minsan nagwawala, minsan hinahanap namin ang mga tao na makakatulong sa aming Panginoon. Pero alam namin, Panginoon, na inyo pong pangako, ang inyo pong salita. Sabi niyo po, Panginoon, sa Matthew chapter 11, verse 28, na may lumapit sa inyo, kami mga nagbibigitan, sa aming mga pasanin kami, inyo pong papahinga. Salamat po, Panginoon, na meron pong kapahingahan ang kaluluwa ng tao sa inyo, Panginoon. Nawa, mga kapahingahan, ito patuloy niyo pong iparanas. Gaya po, Panginoon, ng tupang na uuhawang inyo pong salita ay makakapagpagaan, Panginoon, makakapag-alis ng aming uuhaw, ng aming pong mga espiritual na kabigatan, Panginoon. Tulungan niyo po ang inyong mga anak na patuloy
na dumepende sa inyong Panginoon. Magalak sa panahon na may mga pagsubok. Kaya alam namin, Panginoong Jesus, sa mga panahon na ito, alam po namin na patuloy niyo po kami patatatagin. Ito po ay saglit lamang, Panginoon. Ito po yung inyong sinabi sa inyo pong salita. At alam ko po, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay merong katagumpayan, Panginoon, sapagkat kasama na ka namin sa panahon na kami may pagsubok. Kaya, Panginoong Jesus, sa umaga pong ito, Panginoon, patuloy niyo pong pagpalain ang puso na patuloy na kinig at magsasagawa po ng inyong salita. Ito po ang aking dalangin, papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. So muli, mga kapatid, keep safe and God bless. Amen! Maraming salamat po, Pastor Lester, sa mensahe niyo mula sa salita ng Panginoon. At mga kapatid, sama-sama po natin no po, sa ating tahanan, kung sino man po ang kasama natin ngayon na sumamba sa Panginoon at sa pag-aaral po ng kanyang salita, ay magkaroon po tayo ng sharing time para mas maging malalim at meron tayong commitment sa ating mga natutunan mula sa mensahe ng salita ng Panginoon. Kaya sama-sama po natin sagutin ang dalawang tanong na ito at i-share po natin sa ating mga kasama. Marahil sa inyo pong pamilya, sikapin natin na bawat isa ay makapagbigay ng inyong sagot. Hindi naman po kailangan na mahaba. Ang mahalaga lang po ay mula po sa ating puso at isip. At naniniwala ako ang salita ng Panginoon ay merong kakayahan ng Banal na Espiritu na tayo ay turuan mula sa kanyang salita mismo ngayong umaga. Kaya akin pong ini-encourage ang bawat isa na i-share niyo po ang inyong mga kasagutan sa inyo pong mga kasamahan sa bahay o marahil sa kasama nyo nanood ngayon sa inyong mga kaibigan o kabarkada. Ito pong mga kasagutan natin sa tanong na ito. Kung ikaw man po ay nag-iisa, isulat mo sa iyong journal. No? Kaya i-share mo sa ating FB page. No? Meron po tayong link. Meron pag-comment po kayo para sa ating pong link nitong ating video sa Sunshine Christian Church Facebook page. So, para po sa unang katanungan, ay sabi po dito, ano ang natutunan mo sa mensahe mula sa salita ng Panginoon? So, inyo po itong i-share, ang inyong sagot sa inyo pong mga kasamahan. I-pause nyo muna po ang video at mag-share time po kayo. Alright, so salamat po sa Panginoon sa inyong pong pagbabahagi ng inyong mga kasagutan para po sa unang guide questions natin. Sa pangalawa pong katanungan, ano ang gagawin mo ngayong linggo bilang tugon sa natutunan mo? So yung ating pong natutunan, ano ang gagawin mo ngayong linggo para itong natutunan mo ay magawa natin para sa Panginoon? I-post nyo po ulit ang inyong video at i-share niyo po sa inyong mga kasamahan ang inyong sagot. Amen. Maraming salamat. Purihin po ang Panginoon sa ating mga natutunan at nawa po ay patuloy po natin itong gawin ano po para sa Panginoon. May mga panahon po na mahirap gawin ang ating mga natutunan pero sa ating po na mga anak ng Panginoon, alam natin na hindi natin ito ginagawa sa ating mga sariling kakayahan lamang. Alam natin na ang Panginoon Diyos, ang Banal Espiritu, ang magbibigay sa atin ng extraordinary power and ability para magawa po natin itong mga kalooban ng Panginoon, itong mga natutunan natin at mga application natin ngayong linggo. At dahil dyan po, mga kapatid, nais ko rin po na ipaalala sa atin ang ating po mga tithes and offering. Alam ko po na marami po sa atin, lahat tayo ay nahihirapan na ibigay ang ating pong tithes and offering bilang ating pong pagsamba sa Panginoon sa mga bagay na ating pong tinatangkili. Sabi po sa Malakias 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So tapin mula po sa Malakias 3:10. Sabi po ng Panginoon ay ating pong dalhin buong buo ang ating pong ikasampung bahagi. Ito po ay Old Testament at ito ay parang basic, ano po, default na dapat ginagawa ng isang Kristiyano
na 10% of everything na kanya pong tinatangkilik ay dinadala niya po sa kamalig ng Panginoon para po meron pong magamit, makain, o kung ano man pong mga expenses na kailangan po nating tugunan, ay meron po tayong masustain. Hindi po ang Panginoon mahirap. Hindi niya po kailangan ng ating pera kung kanya pong gugustuhin. Pero ito po ay para sa atin din. Sabi dito, para tayo ay mapagpala din ng Panginoon. Of course, hindi tayo magbibigay para lang pagpalain ng Panginoon, pero ganun po talaga yun eh. Kapag nagtanim tayo, aani tayo. So, the same thing, kapag sinamba natin ng Panginoon sa atin pong mga tinatangkilik, ang Panginoon magbibigay din sa atin, magbubuhos ng kanyang pagpapala. Kaya mga kapatid, nais ko pong ipaalala sa inyo ang ating pagsamba sa ating pong pananalapi. Our tithes and offering ay ating pong ihanda. Sabi ni Apostle Pablo, ay ihanda na, i-separate, i-sobre, at least monthly, para sabi ni Apostle Pablo, para pagparihan ko ay ibibigay nyo na lang, sabi ni Apostle Pablo. So ngayon po sa ating pong kalagayan ay wala tayong mass gathering, kaya nahihirapan tayo na isend ang ating mga tithes and offering. Pero kung kayo po ay mapapadaan sa ating pong iglesia, sa ating pong building, ay pwede nyo pong ibigay sa ating pong mga treasurer. Ano po? Sa treasurer ng Spring, sa treasurer ng Sunshine. O pwede nyo rin pong i-contactin po ako bilang inyong pastor at si Pastor Lester po, para po sa mga pagpapadala po ng ating tithes and offering. So sa ngayon, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, see to it na sinasamba natin ang Panginoon even sa ating pong mga pananalapi. So ating pong i-separate yan. Pag hindi nyo po yan inihiwalay, magagastos nyo po yan. Ay para po sa Panginoon ang ating tithes and offering. Sabi dito, subukan natin. Subukin ninyo sa bagay na ito, tithes and offering, ang Panginoon. At ibibigay niya sa atin ang pagpapala na higit sa ating binibigay sa Kanya. Kaya maraming salamat po mga kapatid sa Panginoon. Pagpalain po tayo at nais ko pong magwakas sa panalangin sa lahat ng ito. Let's pray po. Ama namin Diyos, maraming salamat sa inyong salita. Salamat na bagaman kami, Panginoon, ay walang physical na maramihan ng isahang pagtitipon sa aming iglesia. Pero kayo, Panginoon, ay kasama namin. Kung merong dalawa o tatlo na nagtitipon sa inyong pangalan, kayo nasa kalagitnaan, Panginoon namin. Kaya sa bawat tahanan, sa bawat pamilya, Panginoon, dalamin ko po, O Diyos, na inyong patuloy na ibuho sa inyong pagpapala ng proteksyon at ng inyong patuloy na pagpapala ng sa mga bagay na ginagawa, Panginoon, ng bawat pamilya, Panginoon, sa mga hanap buhay, sa mga ginagawa ng kanilang mga kamay, sa mga lakad ng kanilang mga paa, Panginoon, kayo po ang patuloy na magpala at sumama sa amin sa lahat ng ito. Salamat po kay aming Ama. Kami po, Panginoon, ay makapagtitiwala sa lahat, Panginoon, ng inyong provision at sa inyong pangunguna sa aming buhay. Sa pangalan niyo, Panginoon Jesu Kristo, Amen.